Umaapaw ang saya ng grupong ito habang nagtatampisaw sa napakalinaw na tubig ng Wakat Cave na nasa pagitan ng mga bayan ng Lianga at Barobo sa Surigao del Sur. Nang walang kung ano-ano, may humingi ng saklolo. Aranisa! Aranisa! Isa kasi nilang kasama, nalulunod. Sumigaw-sigaw siya, tolong po, tolong. Sa ilalim kasi ng bukal, may kung ano raw nang hihigop. Pero hindi namin maawat kasi yung ang agos ng tubig ay mabilis. Tabangin please, tabangin, tabangin. Ano ang misteryosong nanghihigop sa bukal? Nangangamit na din yung mga kamay sa tumutulong sa kanya eh. Saan ba siya? Salungat nilang akala nagpagulo pa lalo sa sitwasyon. Ang sabi rin ng iba, huwag bitawan. Ito na lang, katunga sa langat! Ayaw! Mamamatay yan sa agos ng alon. Ayaw! Ayaw! Palubog ng palubog, tapos nangitim na yung mukha po. Mailigtas kaya nila ang lalaki? Tuluyan na itong hihigupin ng tubig. Aranisa! Aranisa! Ang inaasam na masaya sanang bakasyon ng isang pamilya na uwi sa disgrasya nung sa gitna ng paliligon ng isa nilang kasama, may bigla raw ng higop. Ang biktima, si Loloy. Pagdating namin sa Barobo, nananghalian kami, biglang bumaba si Loloy at doon na siya nag-dive. Pagkatapos doon, mga 2 minuto, naghingi na siya ng saklolo. Aranisa! 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 Si Loloy pala napunta sa bahagi ng bukal na notorious raw talagang nanghihigop. Kung malaki yung tubig sa loob, humihigop ng tao. Si Loloy, taga dito nga siya pero hindi pa niya na-experience kung may nasuyop na ba doon. At hindi raw ito ang unang beses na nangyari ito. Ang alam ko sir, 2 lang po ang nabiktima. Aranisa! Aranisa! Pero hindi namin maawat kasi yung ang agos ng tubig ay mabilis. Gusto kong gumalaw, pero parang nakalock yung paa ko. Tapos yung boses ko na lang, sigaw ng sigaw. Nanginginig pa yung tuhod ko. Aranisa! Ano ba talaga ang nanghihigop sa bukal? Ang kaguluhan sa bukal, narinig ng residenteng si BJ. Inihila po kasi nila yung tao po, pabalik, pataas. Posible pong mamatay yung tao po. Dahil malunod po yun eh. Sinabihan po namin na bitawan nyo na lang. Ito na lang, katunga sa langat! Ayaw! Ang sabi rin ng iba, huwag bitawan. Mamamatay yan sa agos ng alon kasi maraming bato doon. Maglilimang minuto na pero si Loloy hindi pa rin maiahon kaya halos naubusan na siya ng hangin. Isang tao na lang po ang may hawak sa kanya po, yung isang kaibigan po namin. Yung iba nangangamit na kasi yung mga kamay nila sa kakahawak. Sinabihan po namin na bitawan nyo na lang para matulungan doon sa kabilang butas. Palubog ng palubog, sa tingin ko sa kanya parang malulunod na talaga. Sabi ko, okay, bumitaw ka na. Saan napunta si Loloy? At ano ang kanyang sinapit? Nung binitawan na po, nagdali-dali na po kaming pumunta sa kabilang butas para matulungan din po yung tao. Ang makasasagot nito, si Loloy mismo, na sa awa ng Diyos, heto, buhay na buhay dahil ligtas na nakalabas mula sa kung anumang humigop sa kanya sa bukal. Umahon ko ba? Ibalik ko sa kuan, atong sa lula siminto, kay gihila ko ba sa kuan, tubig. Ang katawan ko, hindi na ako makagalaw. Abay na ako gani, mamatay na ako kayo, kuhapit ko na ako kanyang hangin sa kuan. Ito na lang, katunga sa langat! Ayaw!
sabi ng isa na bitawan na ako para makasurvive ko. Hindi ko na mamatay na talaga ako. Bakit ako niutong ko tapos nagpiyong ko. Ligtas siyang na-rescue sa dagat na nasa kabilang bahagi na ng kalsada. Mata ako, dito na ako sa tuwan. Pagdol sa balay, yung dito na batuhan. Nagtamo lang siya ng galos sa katawan. Dito na ako, wala ako. Mamatay na siguro ko ini. Ang butas pala kasi na nanghihigop sa ilang lumalangoy sa bukal. Imbornal! Imbornal pala kasi ang kumukonekta sa bukal sa dagat na nasa 5 metro ang haba. Ayon sa kagawad ng barangay na si Alma, bagamat banta sa mga naliligo ang imbornal, malaking tulong naman daw ito sa pagkontrol ng pag-apaw ng tubig. Pag umulan sir at saka lumaki yung high tide ng dagat, talagang umaagos ang tubig. Masisira yung kalsada namin. Nagsiminto ng kalsada, National Highway, nilagyan ng imbornal para hindi tumataas yung tubig. May nakalagay naman na signage doon na bawal lumalapit sa imbornal. Yung mga dayo lang talaga, hindi siguro nagbabasa, lalo na paglasing, tatalon agad. Pero dahil sa mga kaso ng pagkalunod sa bukal. Sabi ng DNR, ipagbawal na talaga namin ang maliligo sa langob. Alala kami sir kasi lahat ng tao dito sir, dyan talaga maliligo, dyan maglalaba. Sa amin sir, kung talagang ipaklose na ng DNR, wala na kaming magawa. Kaya habang naghihintay pa ng pinal na desisyon, maglalagay muna raw sila ng mas malaking karatula, babala sa mga turista. Lalagyan namin sa harap, sa gilid, palakihin namin yung signage na bawal tumalon, bawal lumapit sa imbornal. Hindi na ako maliligo doon dahil nangyari sa akin ang radya. Salamat sa Ginoo na ang ikaduhan na kinabuhi. Ngayong tag-araw, kung kailan kaliwat kanan na naman ang mga outing, huwag arya ng arya. Alamin munang mabuti kung ligtas nga bang talaga ang pinapaliguan at pinapasyalan para hindi tayo higupin ng pag-aalala at disgrasya. Ito ang paborito nating merienda at dessert. Wala ka na kasing hahanapin pa. Pinagsama-sama lahat ng ating mga gustong kainin. Ube, leche flan, saba, pinipig, lahat ng klase ng prutas. Pwede! Kaya naman, panahon na para ang halo-halo i-level up pa! Sa anumang halo-halo, ito ang pang-finaling sahog! Ang toppings na leche flan. Yun nga lang, kalimitan tayong bitin dito. Pero sa tindahan ng halo-halo dito sa Talavera sa Nueva Ecija, ang kanilang toppings, isang buong leche flan. Ang rich at generous naman. Ewan ko na lang kung mabitin ka pa riyan. Ang kanilang halo-halo may gulaman, sago, nata de coco, ube, at binatamis na saging. Ang yelo gawa sa gatas, milky ice, kaya creamy! At may halos isang tumpok ng leche flan. Kaya bago pa magbukas ang kanilang tindahan, mahaba na ang pila. Parang kasarap-sarap niya, kaya po nag-try ulit kaming pimila. Ang leche flan, personal recipe ng dating gasoline attendant at ngayon negosyanteng si Rojan. Ako po ang nagtitimpla, ako ang nagpiprepare. Sa leche flan, hindi po kami gumagamit ng sugar, hindi siya ganun katamis, hindi siya nakakasuya. Leche flan daw talaga ang unang business niya at ng kanyang misis na si May. Nag-umpisa po kami no, nung nag-leche flan kami since 2019. Naglagay kami ng mga store booth o sa mga gilid lang ng kalsada. Pero seasonal po siya, December or may mga okasyon, dyan po siya nabibili. So kapag po hindi siya ganung okasyon, parang hindi okay na. Kaya para hindi masayang ang mga hindi nila nabentang leche flan, naisip namin gumawa nga ng produkto na pwedeng isama sa leche flan. Dahil nga po biglang nagmumpo ang halo-halo. Pinasok na nga nila ang paggawa at pagbenta ng halo-halo. Ang kanilang puhunan na 20,000 pesos, utang daw nila sa kanilang kaibigan. Ginamit namin siya na pang-ayos ng maupuan. Nangiram kami sabi sa mother ko ng ref, mano-mano pa lang po namin ginagawa lahat. Kung meron man ibang nakakagawa po ng ganyan milky ice, dalawang klase lang po ng milk ang ginagamit nila. So kami po is tatlo.
Bilang specialty naman ni Narodja ng leche flan, ang inilagay nila sa kanilang halo-halo, buong-buo, sakto sa butas ng kanilang cup. 75 pesos kada serving. Sarap nga. Kung dati, hirap silang ibenta ang kanilang leche flan. Ngayon, nakakagawa sila ng mahigit 2,200 cups ng halo-halo araw-araw. At nang dahil sa kanilang leche flan, mas tumamis ang ngiti ng dating gasoline boy. Kung dati kasi, 125 pesos lang daw ang sweldo niya kada shift. Ngayon, pumapalo na ng 20,000 pesos kada araw. Kaya, bayad na raw ang inutang niyang puhunan. Ang dati nang hihiram lang ng ref. Napagpundar po kami ng umabot ng alos 25 freezer na po ngayon ang aming ginagamit. Nakabili na rin sila ng mga motorsiklo para sa kanilang mga delivery at nakapagpatayo ng 4 pang branches sa Nueva Ecija. Ito ang aming kauna-unahang pwesto. Hindi mo naman malalaman kung mananalo ka kung hindi mo susubukan. Hindi mo naman malalaman kung para sa iyo talaga yan kung hindi mo ipagpapatuloy. Sa probinsya naman ng Benguet, ang macaroni, hindi lang ginagawang sopas. Ito rin ang paborito nilang isahog sa kanilang halo-halo. Ano kayang lasa? Mas marami tignan ang halo-halo pag may macaroni. Mas tipid din daw itong gamitin kaysa prutas. At ang lasa, hindi raw nagkakalayo. Hindi nga. Yung halo-halo with macaroni, parang may saging din kasi matamis. Ito raw ang version ng halo-halo na kinalakhan ni Shelo sa kanilang bayan ng Kapangan. Nung may fiesta po sa amin, may nakita po ako ang halo-halo with macaroni. Nagpabili po ako kay nanay ko po. Malambot po siya na manamis-namis. Kaya nung nagtayo ng sariling halo-halo business, macaroni ang naisip niyang isahog. Ang macaroni, pinakuluan niya ng kalahating oras. Inihalo niya ito sa gulaman, makapuno, kamote at nata de coco. At para mas lalong tumamis, dinagdaga ng Rice Krispies, ice cream, marshmallow, asukal at gatas. 40 pesos kada serving. Kaya patok sa mga estudyante at guro. Sakto lang yung tamis niya tapos nakakabusog, marami siyang laman. Batong halo-halo naman ng mga tigapulilan sa Bulacan. Pinaghalo ang dalawang classic na Pinoy merienda, ang turon na may langka at ang classic Pinoy pampalamig na halo-halo. Presenting Turon Halo-Halo! Perfect yung combination niya dahil malutong yung turon. Ideya raw ito ni Victoria. Pagka po fiesta, birthdays o kahit anong occasion po, lagi po kami may halo-halo and turon, kaya po pinagsama na lang po namin. Una muna niyang inihahanda ang turon. Napalambutan po yung mga sangkap na almost 1 hour mahigit. Ang sikreto ng matamis na turon ni Victoria, ang sahog nitong minatamis na saging. Papahiran muna po natin siya ng ube para lasang-lasa po sa gilid. Next naman po ay lalagyan na po natin siya ng yelo. Sunod na binuhusan ng gatas na kalabaw na mula sa bayan ng Santa Maria. Mas creamy po siya kaysa po dun sa ordinaryong milk lang na sterilized. Next naman po yung ingredients natin dito na minatamis na ube, kamote. Pinagsamang ube at kamote. Sunod naman po yung makapuno. Pwede na din po nating ilagay yung ginawa nating turon. Hapon natin lalagay sa ibabaw yung leche flan. Ito na po yung finished product natin na ube, makapuno, turon, halo-halo. Kada serving, 120 pesos. Tsaka kung sakto yung tamis niya, tsaka napaka-balance lahat ng mga ingredients niya. Talagang nagko-complement yung lasa. Gulong-gulo ka ba? O halo-halo ang nasa isip mo? Chill ka muna! Ang katapat lang niyan, isang baso ng halo-halo! Tatlong magkakapatid sa Santa Cruz, Davao del Sur, naging patpatin ang katawan at nagkabalubaluktot pa ang mga braso't hita dahil daw sa puot at paghihiganti ng mga naagrabyado nilang lamang lupa. Kapag nakakakita kayo ng punso, ano ang pumapasok sa isip nyo?
ang kusina ng pamilya Lopez sa dati nilang bahay sa Kidapawan sa North Cotabato, tinubuan ng punso. May tao na nagsabi sa amin na sirain po daw yung bahay ng duwende. Hindi daw maganda yung puntod nga dyan sa loob ng bahay. Sa paniniwalang malas ito, ang punso sinira ng padre de pamilyang si Gary. Ginapalak po ma'am, tapon ko sa malayo. Pero makalipas ang ilang buwan, ang tatlo nilang anak na sina Ganggang, Obo at John John, 17, 12 at 10 years old, bigla na lang daw nagkaganito. Ang kanilang mga braso at hita numipis, ang siko at tuhod tila tumupi, bumaluktot din ang kanilang mga kamay at paa. At ang labis nilang ipinagtataka pa, ang likod ng kanilang mga anak bumukol na parang kamukha raw ng sinirang punso ni Gary. Ang mga lawas sa bata, dito yung nagliwat sa balay sa duwindi. Kalit lang madagma ba, ana ba? Matumba sila. Ma'am. Ato gayan, kanina purtuhod, nahirapan mag, ano, tindog. Ngayon na, nag-ano na sila, hindi na makalakay. Hinala ng mag-asawa, pinaghigantihan sila ng duwende. Kung dili tungod sa iyaha, ma'am, siguro makalakaw ng mga bata karon. Sinisisi ko siya. Mahayad ko ma'am. Ako man ang nakasira yung bahay nila. Dapat sa akin ang parosa, hindi na lang sa mga bata. Sa takot na sundan sila ng mga diumano duwende, lumipat sila sa paanan ng Mount Apo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kalahating oras ang kailangang akyatin sa bundok bago marating ang kanilang tahanan. Pero kahit lumipat na raw sila ng bahay, tila meron daw sa kanilang sumunod. Nagluto ko ma'am, nagsinggit ang katlo. Ang ngipin kanang tunga ma'am, kanang napupo siya, kalit lang siya nagdugo. Murag sagpa bitaw siya, naghanap po kong makitaan sa dito nga balay mo. Yung duwende po ma'am, tatlo po sila, and then puro po babae. Gayunman, pinipilit pa rin nilang mamuhay ng normal. Si Janet daw talaga ang toka sa pag-aalaga ng kanilang tatlong anak. Kaning kamot po siya ma'am, nga kabalugin siya man at brak mo ko. Kay kung perminte magsalig sa ko, ma'am. Nya, simba ko, mawala ko ma'am kay. Tarantaw sa kalibutan, di man yun madugay. Kapoy po, ma'am. Mabigat. Ikaw may isa kuha po. Hindi lang. Aday, elberhag. Sukat na kasi. Dahil hindi na nila maidiretso ang kanilang mga braso at hita, sina Ganggang, Obo, at John John, madalas na lang nakahiga. Kapoy. Hindi ka naglingkod? Yes, bukan lang ka dali. Kita raba ko dali. Kita ka? Dili, na yun lang natin, na yun. Anasa? Patinto ka akong tayo, patinto. Abay, ba? Patinto. Akay, bilang ko. Akay, ba? Ay, adi, ama. Mama, ako tayo ako. Masay sakit? Likod. Nililibang na lang nila ang kanilang mga sarili sa pagdodrawing. Si Ganggang, ang taga-guhit, taga-kulay naman sina Obo at John John. Sa mga drawing na lang nila nabibigyan ng kulay, ang mapanglaw at madilim nila ngayong mundo. Hindi na rin kasi sila nakakapasok ng eskwelahan. Malayo man yung school dito. Yung misis ko ang magturo sa kanila.
Mao ni si John Ray Lopez, nag-eskwela siya. Tapos na giribunan siya na kamus. Ani yang tiil, ano, nagkinto na. Mao ni hinungdan niya kanay musugod sila di kalakaw. Padako na ko gusto ko ni mo driver sa bus. Padako na ko gusto ko mamayang ko dito sa bus. Ang pinaghuhugutan nila ng lakas ng loob, pag-awit ng gospel songs. Sige, gang. Kanta naman. Nakatuwa talaga pakinggan ng mga bata na kahit ganito sila, pananalig nila talaga, gibigay na nila sa Panginoon. Bago matulog, di pray nga. Ang kalakaw ko. Pwede din na maglisod. Kung akong kalakaw, matusimbahan. Kuhan akong lawas, marag ka ng basko ka ng buugod akong kuhan sila, mag-atimin ka ng magkusog ko. Tungod rapod sila, hamam ka ng mukanta-kanta sila sa kanta sa Ginoo. Dito na po gumurag ka ng ila kong i-encourage ba. Nga ka ng makasulti po ko ma'am o negative. Mayo pa, mamatay na lang ko mag-anak ko ma'am kay, para makapahulay na ko. Kadili na ako kaya, mag-surrender na ko ma'am. Pero mayingon sila sa kuha ma'am nga, ma, kung manghikog ka ma, wajug kay kaluwasan ma, sa imperno ka ilabay. Nga imong ano ma, pinabuhi, daya ka nang, ako lang ko daw dauton, niya dili na daw ko makadaig sa Ginoo. Matagal na raw sana nilang gustong patignan sa isang doktor ang kanilang mga anak, pero walang permanenteng hanap buhay si Gary. Kung hindi siya nakikitanim lang, rumaraket na porter ang kita niya kada araw, 250 pesos. Ay, hindi po kakasya yun, ma'am, yung sahod ko. Minsan, maubusan kami ng pagkain. Yung mga gamot nila, hindi po. Wala mo kaming bigay sa kanila. Masakit po sa akin yung palagi ko po makikita yung anak ko nga ganito, ang buhay. Dahil kapos, sa albularyo lang daw nila noon napatignan ang kanilang mga anak. At ang sabi raw ng albularyo, kaya nagkaganoon ang mga bata dahil naghiganti ang mga nakatira sa sinira ni Gary na punso. Konsensya po ako sa ginagawa ko. Puna ko gituyo, ma'am ba? Sirain ko yung bahay ng duwende. Sabi ko sa kanila nga, humingi ako ng tawad dahil wala akong alam sa ginagawa ko. Ako man ang nakasira yung bahay nila, dapat sa akin ang parosa, hindi na lang sa mga bata. Kung dili tungod sa iya, ma'am, siguro makalakaw ng mga bata karon tapos katabang sila sa mga anak, maka-eskwela sila. Maaring ganun ang paniniwala dahil nga yung mga ibang tao kung saan nasisira nila yung mga punso, may kamalasan o nakakasakit sila, ina-attribute nila ito dun sa punso. Ang punso kasi, ginagawa siya ng anay or termite, yun din yung nagiging baka ng kanilang pagkain. Di siya dapat katakutan. Mahayad ko, ma'am. Hindi sana magganito ang buhay ng mga bata. Adlaw-adlaw, makita na yung mga maghihirap sila. Masakit pa rin. Kaya makahilak, jud ka. Tanaw sila, ha? Pero ang pagsira ba talaga ng punso ang pinag-ugatan ng kondisyon o sakit ng mga bata? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinamahan ng aming team sina Ganggang na magpasuri sa pediatric orthopedic surgeon. Alalay ko dali, danlog. Sanhi ng kondisyon sa buto, hindi dahil sa sinirang punso o puot ng duwende. This is genetic disorder that we call the Duchenne's muscular dystrophy that would lead to progressive weakness and deterioration of the muscles. Unfortunately, this is a progressive disease and patuloy na pong mag-deteriorate yung kondisyon ng ating mga pasyente. The best thing we could do now is rehab and physical therapy. As of this time, there is still no curative treatment. Ibigay tayo ng steroids, gene therapies. Pabagali natin ang paglala ng sakit. Pero again, hindi ito lunas. Pinakamahalaga talaga is yung suporta ng kanilang pamilya. Kasi lifelong ito. In out, maulian sila. Ginoo ang balak sila o Ginoo ang pabuton kung maulian doon sila. Samantala, para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga bata, nagpaabot ng groceries ang NGO o Non-Government Organization na Ecological Conservation and Humanitarian Organization. Nagpaabot rin ang aming programa ng financial assistance.
Ma'am, na ay nami ihatag sa inyo financial assistance nagkantidad og 10,000 gawa sa financial pwede mi makahatag sa ilang wheelchair nag-source out po ng mga food assistance and medicines vitamins like for their bones we will continually offer them a medical assistance malipayan niya nagkaning na kuan ko kanang nangurog ko sir dili na ko makuha na akong kalipay sir wala ko nag-expect sir nga naagi mo abot niya tabang sa amo sir salamat po sa Ginoo sir kay wala gid mi niya gipasagda naagi sa tawo nga gamiton sa pagtabang kanang mo sir salamat jati man mi umkatkaw ko at simbahan ampo magkanta Bahagi na ng ating kultura ang mga pamahiin. Pero ang unang hakbang sa siyentipikong paglutas sa problema ang pagtama sa mga baluktot na paniniwala. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo-tatlo ang alagang kalabaw ng isang magsasaka sa Palayan City sa Nueva Ecija. Yun nga lang, lahat ito sabay-sabay nawala. Nababahala ngayon ang mga magsasaka sa Palayan Nueva Ecija. Meron kasi diumanong gumagalang kawatan na ang puntirya, mga alaga nilang kalabaw. Natakot din ako eh, may alaga rin ako kalabaw, baka nangyari din sa akin yung ganun. Halos kakambal ng panganap buhay namin talaga yan. Ang biktima ng diumano, Carabao Napper, ang magsasakang si Mario. Lahat ng tatlo niyang kalabaw, nakatuwang pamandin niya sa pagsasaka, nawawala. Kahit isa lang maalis sa akin, masakit sa loob ko. At naging tatlo pa, mas masakit. Pastol daw sana si Mario umaga nitong February 23 nung napansin niyang wala na ang kanyang mga alagang kalabaw na sina Zigzag, Mistisa at Tala sa pinagtalian niya sa mga ito sa bahaging ito ng bundok. Doon ko tinari yung kalabaw sa may isang ano yun. Tapos yung isa andong kumakain. Tapos yung isa dito yung bulo. Dito sa sanga na tinali yung lobin ng kalabaw dito. Nung panayala naman na yun isang ako, nabali. Matibay naman ito. Pinirsa itong puno nito. Kaya nabali yung sanga. Pagka nakakawala, bumabalik. First time namin nawala ng kalabaw. Hinala ni Mario ang kanyang mga alagang kalabaw. Ninakaw. Kaya kayod kalabaw siya ngayon sa paghahanap sa mga ito. Nakakainitan. Halos hindi na ako makatulog. Saktan din po kami. Pag nakikita namin si tatay na nahihirapan. Puri po siya yung paa niya, puro dumi. Nakikita mo yung pagod sa itsura niya. Sa tatlong alagang kalabaw ni Mario, ang pinakamatagal na raw niyang kasama sa loob ng halos dalawang dekada, si Zigzag. Kaya yun ang pinangalan ko sa kanya. Mabilis siya maglalakad. Malaking katulungan sa akin yun para mapaaral mga bata na yan. Relasyon nila na parang mag-ana. Parang anak niya talaga. Hindi kalabaw yung turing niya. Parang tao. Yan na yung katuwang ng asawa ko. Magmula sa natibidad hanggang dito sa Palayan, inuwi siya ng kalabaw niya. Siguro may isang oras. Mararamdaman na lang namin yung sungay niya. Ikinakatok niya sa pinto. Babangon ako, makita ko, tulog siya sa kariton. Inuwi siya ng kalabaw niya. Bilang walang kapatid na lalaki, nagpapasalamat po kami kasi yung gawain na dapat may katuwang siya, nagagampanan po ni Zigzag. Malaki po talagang kawalan si Zigzag. 18 years na pinagsamahan nila. Parang nawalan na rin po siya ng anak. Ang ikalawa naman, si Ms. Tiza. Nung nanganak siya, ginagatasan ko na siya. Pang baon-baon mga apo ko, pang ulam niya iba. Binibenta naman nung anak ko yung sobra. 51 botin. Habang ang pinakabata, si Tala. May puti yung buntot, tapos mayroon puti rin sa tuktok. Tala style. Eh, mabait sa mga bata. Apo ko, nilalapitan, inimas-imas. Ang mga alagang kalabaw nga raw ni Mario ang nakatulong sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Simula bata pa lang po kami, alaga na po siya nung tatay namin. And yung tatay namin, no read, no write po siya. Wala po siyang ibang alam na ano rin talaga. No pero trabaho. Gumagawa po talaga siya ng paraan. Pang-araw-araw po ma'am namin nagagastusin. Halos dito na po namin kinukuha. Ilang basta kalabaw din po yun eh. Ang tagal na po namin kasama.
Nasasaktan din po ako, lalo pag ay father ko. Siyempre pagka marami siyang karap, okay siya. Pero pag talikod niya, alam mo yung lungkot. Makikita mo naman po sa mata na isang taong lungkot eh. Kahit hindi niya sabihin. Katawan ko, masakit na rin sa kalalaka. Eh, mahirap ma'am, talagang mawalan ng kalabaw dahil yun lang katuwang ko sa paghahanap buhay. Katulad yung bukid na yan, obligadong aruruin ko yan. Ano pa, pampangalungkat ko ma'am sa lupa, ala. At kung nagkataon, hindi pala ito ang unang beses na may ninakaw na hayop sa bayan ng Palayan. Mayo nung nakaraang taon, ang kumpare ni Mario na si Remedio, nawalan naman ng alaga niyang baka. Nung susuga ko po, wala na po doon sa metalian. Kinahapunan, nakita na lang daw niya ang bituka nito. Alam ko pong baka ko yun, kilala ko yung tali ng baka ko. Wala po kami idea sa suspect. Kaya si Mario natatakot na baka ganito rin ang sinapit ng kanyang tatlong kalabaw. Baka tinao, ninakaw. Namilis ko po yung mga alaga ko. Masyadong masakit pag ginatay. Sana naman po kung may kumuha, maawa siya sa kalabaw. May pakiramdam din yun, may buhay din yun. Ang iniisip namin baka itinali, pinabayaan. Baka nanlalambot na sila sa gutom, sa uhaw. Kawawa. Ang sir po natin, pwede na. Patapos mong i-blatter, nagpa-deploy po ako ng mga tanod ko kung saan-saan barangay para makatulong kami. Sa araw na ito, kasama ang mga tauhan ng barangay, muling inikot ni Mario ang paligid ng bukid at bahagi ng bundok sa pag-asang may makikita ritong bakas. Nagpalipad din sila ng drone. Pero walang nakita. Hanggang nung nakaraang Sabado, kita nang nawawala nilang kalabaw. Natatanong nyo pa lang, sana nga. Sure kayo? May nagpunta sa amin, tatlong tao. Sabi niya, andun daw yung kalabaw namin. Kinakabahan ako at baka ako hindi yun. Ano, Tay? Siya na ba? Siya na ba? Okay. Mga kalabaw kayo? Ay, yan na nga. Oh, at... Ayun na! Salamat tayo sa Diyos, nakita ko rin. Oo. Salamat tayo sa Diyos, nakita ko rin. Oo. Ayun na. Oh, thank you, Lord. May pinuntang paliso, may nabaka. Awa naman, oh. Ah, hindi ko maipaliwanag yung sobrang tuwa, pero sobrang awa. Sobrang payat. Ay, kapapatabayin nyo na lang siya, Nay. Patabayin na lang ulit. Ayan, si Tala, si Mistisa, saka si Sigsag. Yung itsura ng alabaw, payat na payat talaga. Parang hindi na sila kumain, hindi na sila uminom. Ano kaya ito? Kaya kunin na o iikong? Nung pinatayo ko sila, alos hindi na makalakan. Ang tingin niya sa akin eh, nakakilala yung amo, parang nagmamakawa. Magpapasalamat talaga ako kung tinakate yung kunakate para na akong pinutulan noon, katawan. Dahil ala na akong katawan eh. Jojo, kunana, maraming salamat po, sir. Ay, finally. 3:30 nung Sabado. Dito po banda sa ibabaw na to, nakita yung kalabaw. Nung nilapitan ko, napansin ko na parang mga nangihina at nauuhaw. Tinari ko yung mga kalabaw dito. Wala, hindi siya makalayo at hindi mahirapan yung may-ari ng paghahanap. Doon po sa pagkakasabi sa akin ng mga naghahanap, ganong itsura. Saktong tatlo pa. Kaya na-check ko na yun yung hinahanap ng mga tao na naghahanap. Tayo si Tala, si Mistisa, saka si Sigsag. Hindi po ako yung kumuha ng kalabaw, kundi nakita ko lang. Dati rin po, nawalan ako ng kalabaw. Ramdam ko rin po kung gaano ka sakit mawalan ng kalabaw. Ayan, uuwi na sila Sigsag, si Mistisa. Ayan, uuwi na rin si Tala. Sobrang dalangin ko talaga na sana mabalik. Ibinigay niya ni Lord sa amin yung hiling namin na nakita talaga namin. Tinaraba ako yun. Baka tinao siya. Wala kami pang nakitang dumi sa pinagtalian. Sa tagal na yun, 10 na araw. Ibig sabihin, hindi doon inistay, lilipat-lipat. Eh, napunta kami dyan sa lahat ng paikot ng Imelda. Naikot namin eh. Ilang kami naghahanap. Wala kami nakit ng kalabaw. Kung saan natagpuan po yung mga kalabaw, malapit lang din po sa lugar namin. Wala po kami napapansin na mga gumagawi dito dahil muntok na po ito na
pataas na rin po. Liblib na rin po ito. Sa suspect po o kung sino man po'y kumuha, wala kaming ideya kung sino. Ang nakaano lang po sa amin, pinakailaman siya. Hindi siya kusang nakawala. Ang mga otoridad patuloy pa rin iniimbestigahan ang kaso. Abay! Ang mga kalabaw kayo? Pagka napatunayan po natin na kung sino man po ang kumuha sa hayop na nawawalang ito, maaari po siyang makulong sa kasong Prison Mayor na may pagkakakulong po na 6 hanggang 12 taon. Ang malalabag pong kaso ito ay anti-arresting law. Sana ay makonsensya kasi masyado kaming pinahirapan. Hindi lang ako pinahirapan, pati kalabaw. Hindi pa sila ubrang gamitin, hindi na nakakatulong. Nangihina, hindi ko nga may sugay. Pati nga ipalay ko, sinakate ko na, yun ang pinakain ko. Sinaksakan ko po ng vitamins para lumakas ang ilang katawan. Imo-monitor po natin to twice a week. Para matulungan pa rin sila sa kanilang hanap buhay, may nagbigay din ng dagdag kagamitan sa bukid at grocery items. Meron po tayo itong farming set na worth 30,000. Naglaraman po ng isang box po ng trilizer, dalawang electronic sprayer po. Sana po ito pong mga dinamit natin ay makatulong po sa inyo para po makabangon muli sa pagkawala ni Zigzag, ni Mestiza at saka ni Tala. Mayroon po kami dalang konting tulong, food assistance para po sa pamilya, para pandagdag po sa pang-araw-araw ninyo. First time na nangyari sa amin to, malaking bagay sa amin yan. Magagamit namin to. Patunayan namin na marami po palang tutulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. KMJS, maraming salamat po. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Habang si Mario, ang tanging hiling lang niya, ang kanyang mga alaga, sabay niya sanang tumanda. Napaka-importante nyo, parang anak na turing sa inyo ni Tatay Mario. Kaya sana, dito na lang kayo lagi. Kung wala kayo, hindi na ako makapagtatrabaho. Mahal ko kayo, parang pamilya kayo sa akin. Panay ang pagkalampag at paghampas sa hawak nilang mga kaldero ang mga tiga-barangay Inayawan sa Cebu City. Wala raw aayaw. Mag-iingay at mag-iingay raw sila. Ito kasi ang sinasabing paraan upang mairita at mabulabog daw ang pinaniniwalaan nilang kumuha sa 6 na taong gulang na batang itago natin sa pangalang Elena, na anila itinago di umano ng maligno. Kwento ng ina ng bata na si Genevieve, alas 8 ng gabi nung napansin nilang nawawala si Elena. Ito ko sa Mumbalay, kaya nagtabiyog ko sa kung usa, sad ka anak, napatulog. Na! Sa kapunta! Kato nila ko, siya ako siyang gipangutan na, pero wala na siya nitubag. Nidagan siya kalit uban iyang mga kaduwa. Si Elena, naglaro raw sa tapat ng kanilang bahay, malapit sa rubber tree. Nakauli pa man siya sa mua ato niya. Gitawag na ko siya kay pakanon na. Natuog na akong anak. Ako siyang gigawas, gipangita. Mao na itong tayong mga. Kung saan saan na raw nila ito hinanap. Pero bigo sila. Abot sila og sapa. Basta lagyo ang naabot sa mga uyuan. Kasityo po na mo. Alasayos pa ka pinawa ang bata. Mag-alasayos na pa doon. Pag-ipamakit eh. Hindi pa raw nakatulong kina Genevieve ang kanya-kanyang hinala ng mga kapitbahay. Kinidnap ang bata. Baka pinag-tripan ng mga adik. Kinuha ng inkanto. Pagka-oras atong pagka-kuan na itabua, gignan na gikuan na. Ati, gawas na taon ati. Kaya may nakaw na nga among ipakuan. Subay. Tinutukoy nilang subay ang paghahanap o pagtitrace sa kinaroroonan ng bata. Kaya dito na sila sumangguni sa manggagamot. Kinsay naay si kanang o cellphone atong tuwagan si nang nining kay atong ipasubay mientras bag-o pa kayo. Kani subayan ako naay matag-anaan eh. Kaning kahoy mo taas siya. Ang pangayuan may gikuan niya pangalan sa bata nga nawa. Ya pagsubay na ako nga mao na ang bata. Itaas man ni ang kahoy. Wala akong manamaan ato nga ang nagtago na ato niya. Diligid na ako. Naara na diha, gitapigan na pagsaba-saba lang mo mga siglingan, jud tanan der.
Halos buong barangay nagbayanihan sa pag-iingay. Walang humpay nilang pinagahampas ang mga bit-bit nilang kawali at kaldero sa pag-asang maririndi ang sinasabing maligno para raw ilabas na nito ang bata. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang pag-aalala ni Genevieve. Lalo't hindi raw ito ang unang beses na may nawalang bata sa kanilang barangay. Sa una, sa daay, naay nahitabo inana diri, niya kadugay-dugay na mo to akong anak mo po'y nasundan ron. Ang kapitbahay nilang si Adelina, nagpausok na rin malapit sa truck kung saan daw huling nakita si Elena. Hanggang si Adelina may napansin sa nakaparadang truck. Pag-ispat na ako dito sa may gilid sakyanan, una ang nakita na ako, tail ragid sa iro. Di wala rako. Pero lain manggidang akong lawas atong higayon na, murag nanginit, murag na inbitad sa ako ang buhok diri sa likod. Ito ni sagit ko na ay bata, na ay bata. Pagkakita na ko sa bata, ang itsura giyod niya, kanang itong kayong ang iyahang nawong, ang iyahang mata, pula. Ako, di man dyan kumutuo kanang gitago-tago, maligno-maligno. Pero katong tayma, lahi dyan ang akong gibate. Ako na yung nagbuhat, nagdadali akong pumunta sa maraming tao. Hindi siya umiyak, parang mukha ng aso na parang galit. Yung kanyang mata ay maitim, parang ano ng putik. Pero hindi siya basa, abo ng yung abo. Galing sa lupa, hinila ko. Gika na may barangay, pagka tawag-tawag, di rin na may pauli. Tahos man may kayo, ngita pa may kayo, naman may nadunggan lagi nga, nanawag pa sa iyang pangalan. Lakan sa truck! Lakan siya sa truck! Abangan mamaya! 6 na taong gulang na si Elena mula barangay Inayawan sa Cebu City. Halos 2 oras na nawala. Paniniwala ng mga residente, itinago di umano ito ng isang maligno. Kaya para marindi raw ang di umano engkanto at ibalik nito ang bata, nag-ingay sila gamit ang mga sandok at kaldero. At makalipas lang ang ilang oras, walang kung ano-ano, biglang lumitaw si Elena. Pero paanong napunta sa ilalim ng truck si Elena? At totoo nga bang may kumuha sa kanyang maligno? O siyang istoryan nga, ati asa de kagikan. Nanigiran ako. Sa aming pagbabalik, ang 6 na taong gulang ng itago natin sa pangalang Elena mula barangay Inayawan sa Cebu City. Halos 2 oras na nawala. Paniniwala ng mga residente, itinago di umano ito ng isang maligno. Kaya para marindi raw at ibalik nito ang bata, nag-ingay sila gamit ang mga sandok at kaldero. At makalipas lang ang ilang oras, walang kung ano-ano, biglang lumitaw si Elena. Lakan sa truck! Lakan siya sa truck! Baga sa yung diri, mata kay Hagbayan naman dito siyang hinilak sa kanmulo pa siya gipangita. Ako, di man dyan kumutuo ka ng gitago-tago, maligno-maligno. Pero katong tayma, lahi dyan ang akong gibate. Si Elena, ikwinento ang buong pangyayari. Naglalaro lang daw siya sa may truck nung may di umano humila sa kanya. Kumbubutang sa ilalong truck. Di man makita yung nang kaya magitabunan. Human ato kay iya ko gisod sa ilang balay. Dako ka ilang balay niya indot. Padumdum ka kakuan ka sa silingan na natuong nakuha ni mo. Dili mo, dako ka yung tao niya. Makiduwa niya. Talo ka lalaki o isa ka babae. Dako ka yung tao. Ipaduwa ko na sila. Nakadungog ko sa ilang tingog niya, napaaso sila. Lumrasag ko ka, masaba man ko, ilamang kupat yun. Ayon sa manggagamot, ang di umano, tirahan ng sinasabing maligno, ang puno raw ng goma, ang rubber tree, malapit sa truck kung saan nakita ang bata. Agta daw.
taon na, kanang kahuya, nay nagpuyo din ha tigulang. Base sa istorya sa tigulang, pirmi na niya ginahalaran, daga birni. Kay naapod sila ay namatikdan din ha. Ang agta ay isa siya sa kategorya ng mga kapre. Malaking mukhang tao naman, pero twice yung kalakihan. Mahilig din siya na tumambay sa mga puno. Through the years, nauulit yung pagkukwento. At itong pagkukwento na ito ay napupunta sa kamalayan natin. Kapag may nangyari na hindi natin maipaliwanag, bumabaling tayo doon sa supernatural. Samantala, hinanap din ang aming team ang driver ng truck kung saan nakita si Elena. Wala yung milabot anak eh, nangatulog naman may anak hitabo agad. Buntag na kayo kabaluan na nga, nadi na wala nga bata. 2 years na ganyan din nagka-park din eh. First time po ito na hitabo nga bata na wala. Yung mga CCTV natin for now, nandito pa sa mga major roads talaga natin. Wala nilang matrace yung bata na lumabas sa daan. Medyo madilim yung area dyan kasi hindi pa talaga marami yung mga poste doon. Wala naman tayong nakita na foul play doon sa pangyayari. Wala pong indikasyon na gustong dumukot sa bata o magtatago. Yung L-track na nakita natin na doon po nakatago yung bata, doon nakatulog. Para matulungan ang mag-ina na maintindihan ang nangyari, ipinakonsulta namin sila sa isang psychiatrist. Most of the children during that age, hindi naman sila basta-basta nagsisinungaling. They just tend to say what they saw or what they experienced. Kahit iba-ibahin mo yung tanong, consistent yung answer niya. There are really no overt signs of psychiatric problems. Then more of psychotherapy because there might be signs of trauma na hindi lang siya visible at this point in time. Dili man lalindi ay nga may nana, mawag tangag anak. Dili na ko ganahan nga makuan siya na ko, mawa pa. Lamad sa truck! Lamad siya sa truck! Totoo man o hinding may malignong kumuha sa bata sa Cebu, isa lang ang sigurado. Mga bata, makinig lagi kina nanay at tatay. Pagkagat ng dilim, huwag nang lumabas ng bahay para malayo kayo sa anumang uri ng panganib. Dinarayo sa Cavite ng mga turista ngayon ang isang bagong eco farm. Malawak, maganda, saktong pasyalan ngayong summer. Pero ang may-ari nito, meron palang madilim na nakaraan. May bagong tourist attraction sa Naic, Cavite. Meron itong 1,600 square meter na swimming pool na pinalilibutan ng mga cottage. Pwede ritong sumakay ng ATV. At mag-rope adventure. First time namin dito but me and my kids really enjoyed doing it. Kung sa ibang bansa, may cable car, dito, may cable jeep. Exciting! Masaya, masaya. Good. Pwede ring mag-zipline. Tara, nalipad. Iwan ang kaluluwa ko doon. At zip bike. Sobrang saya. Tawirin ang 160-meter skywalk hanging bridge na may tempered glass sa gitna na talaga namang nakakalula. It feels safe, exciting. Subukan din ang kanilang crystal kayak, go-kart pedal at glamping. Hala, nasa Palawan nata tayo. Lahat ng ito, nasa 9 na ektaryang Eco Farm Resort na ito, produkto ng dugot pawis ng civil engineer na si Jun Ducat at ng kanyang misis na si Marisa. Welcome to Paraiso de Jun Quixote! Welcome! Nag-umpisa po kami sa pamumulot ng mga bricks. Yung pong tinatapon ng isang company sa loob ng economic zone. Sabi niya gawin natin mga plant box, tsaka pang design sa mga modular house. So nag-exhibit po kami noon. Nagtuloy-tuloy po ulit yung aming construction company. Lahat ang pinaghirapan ko, 10 taon na higit.
binuhos ko uli rito. Iba property, binenta ko, nilagay namin dito para maipaayos ang resort. Si June, galing daw talaga sa hirap, laking Maynila. At pangatlo, sa pitong magkakapatid. Nung bata pa ako sa Blooming Street, mahirap lang kami. Ang tatay ko, isang airbrush painter. Ang nanay ko, plain housewife. Tanda-tanda ko, ang baon ko, 30 centavos lang. 7 taon lamang ako, natitinda na ako sa palengke ng mga kamatis, kumbinsa na pinya na binabalatan ko, inilalako ko. Hirap ang mga magulang ni June na sila'y pag-aralin, kaya nagsikap siya hanggang nakapagtapos ng civil engineering. Nung nakaluwag-luwag na sa buhay, itinayo ni June ang Musmus Daycare Center sa Parola sa Maynila. Ang hirap na dinaras ko na nag-aaral ako, yun ang naging damdamin ko. Kaya meron akong Musmus Daycare Center. Ang mga estudyante ro nag-aaral ng libre uniforme, libre sapatos, libre school supply, at kuminsan may papiding pa ako. Pero ang ating resort owner may madilim na nakalipas. Update po tayo kaugnay sa hostage crisis sa Maynila. Yes, Rafi, patuloy pa rin ang nangyayaring standoff dito sa Bonifacio Shrine. Kaugnay ng nangyayaring hostage crisis. 17 taon na kasi ang nakararaan. Umaga ng March 28, 2007. Nung hinostage ni June ang 32 mga estudyante, 3 guro na sakay ng bus sa tapat ng Liwasang Bonifacio. Nung karoon kami ng graduation, nakita ko sa mga magulang at mga estudyante ang intensyon nilang makatapos. Ang karamihan daing ng mga magulang o mga bata, walang pang-almusal, walang damit. Kinakailangan siguro dagundungin ko sa pamamagitan ng isang marahas na pamamaraan. Sapagkat nasasabihin ko katotohanan, kung meron ng edukasyon, ang mga kabataan, magkakaroon sila ng disiplina, hindi sila magiging hati, hindi magiging lasingger, kung meron, naitindihan pa ninyo ako. Isa sa mga batang estudyante na na-hostage ang nooy 7 taong gulang pa lang na si Zainhon. Alam ko mag-field trip kami, so excited ako ng mga araw na yon. Huminto kami sa tapat ng City Hall Manila, tapos nakita ko na po talagang may mga armas sila, which is bomba, tapos mayroon dala-dala si Sergeant Duwat na baril. Ang mga armadong hostage taker, kasakasama na pala nila sa simula pa lang ng biyahe. Isa kasi rito ang may-ari mismo ng pinapasukan nilang daycare center sa Parola Tondo na si Jun Ducat, kasama ang isa pang lalaki, si Ogie Carbonel. Nakaramdam din naman po ako ng takot. Nagalit ako, ikaw ba naman papay ka na hostage mo yung apo ko? Kung nakita ko lang siya, baka nasapak ko siya. Pangit yun eh, dadamay mo yung apo ko. Para kumalma ang mga bata, nilibang sila ng kasama nilang guro, ang isa sa kanila, si Marie. Lord, ano nangyari? Ba't ganitong pagkalam namin outing to? Ba't dito napunta kami? Kasama ni Teacher Marie sa dapat sanay excursion ang 3 niyang mga anak. Pagkasilip ko rin po nun sa may bintana sa bus na may nakita rin ang mga baril ng pulis, nakatuto kay Sir Jun Ducat. Si Ramon naman, ama ng isa sa mga hinostage na bata na si Angelica. Kumusta ka naman ngayon? Naisip ko lang yung anak ko kung hanggang anong oras sila dyan. Nakita mo siya kanina kumakaway. Ano yung pakiramdam mo kanina? Hindi ako mapakali. Umiyak nga ako eh. Binigyan din daw si Teacher Marie ng pagkakataon ni June na makalabas ng bus at tumakas. Sinong gustong bumaba, bumaba na. Tinanong kami. Eh wala pong gustong bumaba. Bandang 1:00 ng hapon, si Zainhon pinababa ng bus dahil sa taas ng kanyang lagnat. Sumakit yung ulo, tumaas yung temperature ng katawan ko. Ang sa isip ko, salamat na lang yung apo ko nilagnat. Agay nanawaan ako kasi nasa abulaan siya na yung apo ko. Ang hostage drama, inabot ng gabi. Ang mga magulang na nasa Liwasang Bonifacio noon, nagsindi na ng kandila. Ang pinakamahalaga dito yung komunikasyon. Dapat natin tanda maging kalmado lang tayo at makipag-usap lang tayo ng normal. Huwag din tayong magre-reklamo o kayo makipag-away dito. Pagbigay alam nyo agad sa otoridad. Huwag na huwag kayong makikialam. Hayaan nyo hawakan ito nung may mga aral dito, yung mga tinatawag nating hostage negotiation expert.
Ang demand dyan, welfare nitong mga bata at pamilya nila. Number one, yung education ng mga bata na yan. Pangalawa, yung livelihood at pabahay. Sinang-ayunan ko siya doon sa mga sinasabi niya. Hanggang alas 7 ng gabi, natapos ang mahabang pag-uusap ng mga otoridad sa mga hostage taker. Tuluyan ang pinalabas ni Jun ng bus ang kanyang mga bihag. Parang tila hinahalikan pa yung mga bata. Yes, isa-isa. Sapagkat yung mga batang yan ay nasa daycare center na may-ari si Mr. Ducat na libre ang pangangalaga sa mga batang yan. Hindi isa sumisingil. At saka siya sumuko sa mga otoridad. Mga kapuso, tapos na po ang hostage crisis dito sa lungsod ng Maynila. Dinala sila sa Manila Police District. Sinampahan ng patong-patong na mga kaso gaya ng serious illegal detention, illegal possession of firearms and explosives, at child abuse. Hindi niyo ba pinagsisisihan yung ginawa niyo? Kahit idanap ng dugo ko, mapaalam lang sa taong bayan kung ano dapat gawin. So pinaninindigan niyo yung ginawa niyo? At ang mga dala nilang armas. Pananggalang, una, never kami nagpoint ng baril sa otoridad, sa mga bata. Humihingi ako ng paumanhin sa isang marahas na pamamaraan upang maipahayag ang kakulangan ng pamahalaan sa mga maliliit. Doon sa mga tao na humuhusga na mali ang pamamaraan na ginawa ko, bakit hindi nila puntahan yung mga squatter area? Ang katulad ko ba palagay ninyo, papansinin? Kung magsabi ako sa isang mapayapang pamamaraan. Ang mga bata agad na dinala sa ospital ng Maynila. Si Ramon, hindi na binitawan ang kanyang anak na si Angelica nung nakababa ito ng bus. Ano ho kwento niyo sa inyo? Hindi na po siya kasi makapagsigil. Ang anak na si Angelica, 23 anyos na ngayon, nakatira kasama ng isa niyang anak sa pandi sa Bulacan. Akala po namin na mamamatay na po kami lahat kasi hawak-hawak po ni Sir Jun yung granada po. Yung kaliwang kamay, yung ba yun, granada ba yun hawak niya, Mike? Mukhang yun. May plaster, parang may plaster pa yata. Parang may plaster yung kamay niya. Naalala ko lang po kasi yung ano nangyari po sa anak ko na hindi po namin alam kung ano po yung gagawin namin. Kasi bilang magulang po, siyempre, takot at kaba kung baka mamaya magpaputok po si Sir Ducat sa loob ng bus. Nagalit ako kasi bakit ginamit niya pa yung mga bata? Pwede naman siguro sa ibang paraan, di ba? Kumbaga, sinangkalan niya pa yung mga bata. Hanggang tuluyan ngang nakulong si Jun. Ito ay kakaripin niya yung paglabag sa revised penal code na Article 267. Ito yung serious illegal detention kung may pagbabanta, pananakit. Ito ay may karampatang parusa na reclusion perpetua. Ngunit dahil wala ni isa sa mga biktima ang nagsampa ng demanda laban sa kanila, makalipas ang isang taon at 9 buwan sa kulungan, naabsuelto si Jun. Paglabas ko, negative 15 million ako . Lahat na equipment ko na ibenta, ang ilang property na isala para masustinihan ko ang labang ko. Hanggang nagtayo siya ng sarili niyang construction company. Noong paglabas ko, ako pa rin ang tinangkilik nila. Sabagat sa panahon lang ako'y nangungunta sa kanila, wala tayong project na hindi na abot ang time frame. Kinalaunan sa pagsusumikap ni Jun at ng kanyang misis na si Marisa, nakapagpundar sila ng Eco Farm Resort sa Cavite. Daan-daan milyon na investment dito. Nagkaroon kami ng covenant, sumpaan namin pamilya na ang kalahati nakikitain ito. Pagpapagawa namin ng isang malaking ospital na libre, doktor at gamot para sa mga kababayan kong mahihirap. Sabi nga ni Sir Ducat, ay salamat, hindi kayo humiwalay. Kahit galit kayo sa akin, hindi kayo nawala. Tuwing March 28, nagkakaroon kami ng pagtitipon. Nase-celebrate kami ng anniversary. Kami nagkukusa na dumalaw sa kanya kasi nakikitaan din naman namin may magandang ginagawa din siya. Binisita rin nila si Jun. Ito, tapos na. Yes. Aircon technician. Kaya may lag natin, di ba? Asa na kayo ngayon? Nasa Pandi, Bulacan na po kami ngayon, sir.
ang mga sugat ng kahapon. Sa kaso nila, tila hinilom ng panahon. Buo yung tiwala ko sa kanya na meron siyang pinaglalaban eh. Mabait siya. Nagpapasalamat din po kami sa kanya sa naitulong niya noong time na nasa Maynila kami. Oh, hindi naman totally nalimutan kasi nandiyan pa rin yan eh. Kaya lang, kada anniversary, naaalala namin pero okay na yun sa amin. Ayayakapin na kami niyan, mga bata, magbibless sa kanya. It's almost abnormal na maging malapit sa hostage taker. Siyempre, maraming nabigay na tulong para sa edukasyon ng mga anak nila. Pangalawa, baka ang tawag dito ay blind following. Si Mr. Ducat, isang hero sa tingin nila, para siyang Stockholm Syndrome. Nagiging malapit ang mga biktima ng hostage taking sa hostage taker nila. Pero ang kaibahan rito no, ay hindi sila naging malapit sa hostage taker during the incident. Kailangan nating pumili ng pamamaraan na legal, and ang pag-hostage taking ay never acceptable whether in the eyes of the law or in the eyes of ordinary people. Ang paraiso ay galob ng Diyos, na someday maniniwala ako na may potensyal na makapagbigay ng maraming trabaho. Kaya nga dinadaan ko na lang sa resorte at advocacy na lang. Si Jun Ducat, isang patunay na ang isang nagkamali pwedeng bumangon. Ang mga kabataan, magkakaroon sila ng disiplina. Sana lang hindi na kailangan pang humantong sa karahasan ang mga ipinaglalaban. Marinig at maaksyonan ng mga kinauukulan at hindi kailangang humantong sa karahasan. Kung meron tayong hiling, naguhulog tayo ng barya sa isang wishing well. Ganito rin ang ginagawa ng mga tiga-barangay Silo sa CI Zamboanga, Sibugay. Naguhulog sila ng barya sa isang mahiwagang balon na umuusok at kumukulok-kulok. Ang init ng panahon ngayon, mas pinatitindi ng ibinubugang enerhiya ng isang balon. Sa barangay Silo sa CI sa Zamboanga, Sibugay, ang tubig kasi nito tila nagngangalit, umuusok-usok at kumukulo-kulo. Parang sa kaldero po yung tubig. Uminta siyang energy. Nakakapasok talaga. Maluluto po talaga yung buong katawan po. Kahit pa tila high blood ang kanilang balon. Chill lang daw sila rito. Tinutupad daw kasi nito ang kanilang mga kahilingan. Maghulog po sila ng piso, tapos nagpipray sila na may mangyari siguro sa buhay nila. Pabalik-balik sila dito kasi nakakagamot daw ng sakit. Gaya ng may bahay na si Resty, na tatlong beses ditong naghulog ng pisong barya, sabay hiling na gumaling ang kanyang mister. Nahitabo ni atong niaging tuig. Dili siya kalakaw. Alasay sa hapon ko magto din siya. Nagano'y muyo rame. At makalipas lang daw ang dalawang linggo, di umano, himalang bumuti ang pakiramdam ng kanyang mister. Nalian ang akong bana, wala rin po na mo siya gidala og doktor, wala rin po na ko siya gipay na magtambal. Eventually kasi pag nag-rest na yung muscles natin, no, babalik din siya sa dati. Kaya nawawala na yung pain, gagaling na ito. Ang 46 anyos namang si Claudia, wini-wish sa balon na gumaling ang sakit niya sa balat. Dito yung kumakati sa akin, dito lahat, tapos yung dito, yung dito. Ang tubig sa balon, kanya na rin ipinanliligo. Ito yung tubig na itong ipupunas ko sa mga katawan ko na makakati. Mahimbing na yung tulog ko kasi mawala yung kati niya. Mga dalawang linggo mahigit po kasi tumuyo naman yung mga ano niya, sugat. Wala nang ibang gamot kundi yung tubig lang. Ang kumukulong balon malapit sa bahay ni na Pearly. Unang beses po namin nakita itong balon dito po sa lugar namin. Nagulat po talaga kami kasi po kumukulo yung tubig. Dekada 80 pa raw nung nadiskubre nilang kumukulo-kulo ito. May lalim itong humigit kumulang 10 metro at nasa 8x7 feet ang lapad. Sa mga nagtatanong kung ano ang lasa ng tubig,
maalat daw ito. Kaya hindi iniinom ng mga residente. Ginagamit namin araw-araw para sa CR, bugas ng kamay. Nagpupunas ng katawan sa kayong mga kamay namin. Mawawala po yung mga pagod namin sa mga kati-kati. Sa init nga rin daw ng tubig, kaya nitong makapaglaga ng itlog. Ibabalot po namin ng plastic cellophane. Naluluto naman siya ng 6 minutes. Gagawin natin dito, sir, kukunin. Tapos try natin pong i-open yung itlog po. Ang tubig na umaagos mula sa balon, ginagamit din nila sa pagkatay ng mga hayop. Yung dumadaloy na tubig, lalagay namin sa tabot. Ginagamitan po namin siya ng makapal na palangganap. Mainit siya, sir, pero maayos din kasi, sir, pag ito yung ibubuhos sa CR po. Ngunit hindi lang pala ito ang balong umuusok at kumukulo sa barangay Silo. Isa na ang balong ito na nasa kalahating kilometro ang layo sa balon malapit kina Pearlie. Dalawang talampakan lang ang lalim at isang talampakan ang lapad. Nang banda alas 3 ng madaling araw, umuusok yung balon ko. Kung noon, kinakailangan pa raw ng magsasakang si Rogelio na magpakulo ng tubig pampunas, ngayon nakatitipid siya. Para pang alis ng pagod at saka kati sa katawan. Malaking pakinabang man sa mga residente ang tubig mula sa balon. May ilan namang nababahala. Ang usok niya parang may amoy na sulfur. Pag umuusok po siya, na ano po ng hangin, is masakit po talaga, sir, kasi ano, baho-baho talaga ng asupri po. Si Pearlie, sa balon, minsan na raw na diskrasya. Nung nagsampay po ako ng damit, na-slide po yung chinilas ko, tapos nahulog po ako dun sa may kanal po. Sobrang init po talaga. Kaya para iwas aksidente, sinementuhan na nila ang paligid nito. Habang ang mga umuusok-usok na kanal, nilagyan na nila ng mga tawirang kahoy. So far, sir, wala namang mga bata na naglalaro na doon talaga within sa balon. Aware sila, sir, aware. Pero singlalim ng balon na iniisip ngayon ng mga residente kung bakit nga ba ang kanilang balon umuusok at bumubula-bula. Yung part kasi po ng river namin, ganun din. May kumukulong tubig din. Singaw ata ng bulkan. Susunod, ang wish nilang masuri ang kanilang wishing well. Wish granted sa pagbisita ng mga kawani ng DNR Region 9. Temperatura po ng tubig nasa around 68 to 69. Chinek ko din po kasi doon sa mapa ng FIVOX. And so far po. Ang malaliman ritong imbestigasyon sa aming pagbabalik. Balon sa Barangay Silo sa CI Zamboanga, Sibugay. Naglalabas ng tubig na hindi lang nagngangalit sa init. Umuusok-usok at kumukulok-kulok. Parang sa kaldero po yung tubig. Muminti siyang inel. Nakakapasok talaga. Maluluto po talaga yung buong katawan. Para malaman ang misteryo sa pag-usok at pagkulo ng tubig sa balon, binisita ito ng mga kawani ng DNR sa Region 9. Temperatura po ng tubig nasa around 68 to 69. Chinek ko din po kasi doon sa mapa ng FIVOX. And so far po, wala na po siyang data as to sa active, dormant, and inactive na mga volcanoes. It could be po na it existed due to the contact of yung percolating water natin with source of heat sa baba. Pag yung tubig is in contact with heat, of course, kukulo yun siya at certain temperatures. Tapos, hahanap yun siya ng exit ways. Ito po yung nagmamanifest sa surface natin. Pero may basihan nga ba ang mga patutuo ng mga residente na ang tubig sa kumukulong balon, di umano, nakagagaling? Ang sulfur kasi, tinatawag ito na nature's beauty mineral. So ito talaga ay nakakagaling ng mga fungal infections saka mga bacterial infections. I would say yes, safe siya, pero hindi ito pwedeng gawin more than 3 times a day. Wag lang po siguro nilang inumin yung tubig. Hindi natin alam if ano yung concentrations ng mga dissolved na mga minerals na andoon sa tubig. Nagiging habit ng mga Pilipino yung ganitong mga practices. Kapag humiling ka, may kasamang
ng dasal at paniniwala na mangyayari ito. Kaya hindi masama yung ganitong mga practices dahil unang-una, ito ay nagbibigay ng pag-asa. As a lasar, siguro obserbahan na muna namin. Pinagsasabihan namin na yung mga anak nila huwag papuntahin sa balon na doon maglaro. Ang wish ng mga tiga-barangay Silo ngayon, malaliman pang mapag-aralan ang pakinabang sa kanilang mga kumukulong balon at wala na sana ritong madiskrasya pa. Oh well, we wish them well. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.